Sa ulo ng ating balita ngayon. Pagbaha muling naranasan sa ilang bahagi ng Maria Aurora Public Cemetery at sa Private Serapines Cemetery sa Maria Aurora, Aurora Province. Sa muling pagsapit ng All Saints Day at All Souls Day, muling naging pangunahing puntahan ay ang mga sementeryo. Isa ang mga sementeryo na lubhang apektado ng mga baha. Ang pagbaha sa sementeryo ay muling naranasan dito sa Maria Aurora Cemetery, mas lalo sa private cemetery ng Serapines. Nakatabi lamang nito kung saan malalim ang baha dahil sa pangyayari at hindi makaraan ang mga taong papasok sa pinakabuka ng daan papasok ng nasabing sementeryo. Maraming ilang bahagi pa rin ang binabaha sa nasabing pribadong sementeryo ng Serapines at mayroon pa rin ilang namumuong baha sa ilang bahagi ng Maria Aurora Public Cemetery. Kung kailan ito masusolusyonan ay hindi pa natin alam. Ang pagbaba ng tubig mula sa kabundukan o sa ibang mga lagusan ay siyang nagpapabaha sa nasabing sementeryo at sa pababang bahagi naman ito kung saan dapat sana tumagos at lumusot ang mga tubig bahang galing sa sementeryo ay wala naman itong mapaglabasan dahil mataas ang kalsadang naitayo sa gilid ng sementeryo maging sa harap na di pa tapos ang drainage canal. Kaya't naiipon ang tubig sa iba't ibang bahagi ng sementeryo. Mas mababa kasi ang mga lupa na kinalalagyan ng mga puntod o mga musoleyo. At wala ngang malabasan ang mga tubig kung kaya't naiipon ang mga ito at hindi makalabas. Wala nang madaanan ang mga tao at nagmistulang fish pond o ilog ang mga sementeryo. Nahihirapang tumawid ang mga tao at nariyang kumuha sila ng mga kahoy o mga kawayan, makatawid lamang sila. Dito rin nakalibing ang dating Mayor Adriano Bitong Sr. at ilang mga konsehal ng bayan tulad nila Konsehal Melchor Riasa, Konsehal Romualdo Palispis at marami pang iba pang naunang nanungkulan sa bayan. Yan ang ating balita ngayon. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, ako ang inyong naging tagapagbalita, Narciso Ko. Sa ulo ng ating balita ngayon. Binahang lugar sa sementeryo ng Maria Aurora sa Aurora Province, pinagrabahan at ipinaayos ni Mayor Ariel Bitong. Ngayong araw ng undas, 2022, naging maayos naman ang pagdagsa ng mga kaanak sa kapagbisita sa kanilang mga yumaong mga mahal sa buhay na nasa mga libingan. Maayos din ang pag-alalay ng mga kinauukulan sa mga tao sa Maria Aurora Public Cemetery sa Barangay 1. Ganon din sa Serapines Cemetery na katabi lamang nito. Di man marami ang nagtungo sa mga puntod dahil nag-uulan nitong nakalipas at ang iba ay hindi na nagawang umuwi upang dumalaw dito sa mga sementeryong ito dahil sila ay nasa ibang lugar. Ang iba ay maaga nang nagpunta bago dumating ang araw na ito, November 1. Nakaalalay din
ang mga non-governmental organizations upang siguruhin ang kaligtasan at kapakanan ng mga dumadalaw. Hindi na rin umulan, pagamat matapos ang pag-ulan nitong nakalipas na araw ay tumambad ang baha sa nasabing libingan. Di malaman, palaktaw-laktaw at kung saan-saan dumadaan ang mga dumadalaw upang hindi sila mabasa. Sila ay umiikot sa kabilang bahagi. Magkagayon man, naging maayos naman ang kanilang pagbisita, bagamat sila ay medyo nahirapan dahil meron silang mga bahang sinalubong at ang iba ay naglist-list ng kanilang mga pantalon at nagpaa sa kanilang pagtawid sa baha. Ang mga bata naman ay nagpabuhat, ganun din ang kanilang mga alagang aso na kasama at mga pusa. Hindi na talaga maiwasan sa ngayon ang pagbaha dahil hindi pa maayos ang mga drainage ng nasabing mga libingan. Maliban sa mga pulupulong pagbaha na nahirapang daanan ng mga taong dumalaw, isa sa mga binaha na ang entrance ng katabi nitong Serapines Cemetery kung saan nakalibing ang mga magulang ni Mayor Ariel Bitong. Kung kaya't agad niyang inaksyonan ang nasabing problema hanggang tuhod ang naging pagbaha sa nasabing lugar o entrance. Siya ay nagpakuha ng mga graba at siyang itinambak sa nasabing binabahang entrada. At ito'y pinatag upang makadaan ang mga dumadalaw. At dahil nga dito'y nakapasok na rin ang bumibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong minamahal na kamag-anak. Bagamat hindi lahat ay natambakan sa dulo at sa ilan pang mga lugar, ay malayang nakapasok naman at nakadalaw ang mga bumibisita sa kanilang mga kaanak na nakalibing sa nasabing lugar. Kawalan ng mga drainage sa loob at sa gilid ng mga sementeryo ang nagiging sanhi ng pagbaha sa tuwing umuulan. Kaya't maaaring magpatuloy ang ganitong senaryo o problema sa mga susunod na ondas. Yan ang ating balita ngayon. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, ako ang inyong naging tagapagbalita, Narciso Ko.